kunyari ito yung data sa ano, data sa Hungary. So from 2005, ito yung data from 2005 to 2001, tapos andito yung kilogram. So ito, ano lang to, para sa equation lang. Ngayon, pag binago nyo to, itong data na to, mababago na rin yung data na naandito. Okay? Kunyari, in-input nyo yung ano, kunyari, na-input nyo na dito, kunyari sa China kayo, tapos in-input nyo, mababago din itong graph. Ngayon, gagawin nyo, yung graph lang mababago kasi doon. Minsan yung equation hindi na babago. Kaya ang gagawin nyo, delete nyo muna to. Delete. Ayan. Pagka-delete nyo, right-click nyo, format trend line. Tapos, punit nyo yung display equation ng chart. Ayan, lalabas na yung R-squared niya. So, ganyan yon. So, eto, hindi pa to forecast. Pag i-forecast mo, copy mo lang yan. Tapos, punta ka na ang data. So, sa data, pindutin mo yung forecast sheet. So, lalabas yan. Palitan mo yung forecast end. Kunyari, 2045. Create. So, nakatan yung pataas. So, si lower confidence, ito yung hahanapin natin. Si forecast. Hindi si upper confidence, hindi si lower confidence. So, kakreate natin yun. So, pagkakreate mo, ito na yung data mo. Kaya lang, gagawin mo dyan, pag may ganyan-ganyan, i-extract mo lang yung ganun. Okay? Ngayon, eto kasi, isa-isa pa to. No? So, ang gagawin ko, ikakopy ko lahat to. Then, pagkakopy ko, ipapaste ko dito sa template natin. So, ano yung template natin? Ito na yung para magagawa yung logarithmic polynomial third degree. So, ikakopy ko ngayon dyan. Ganto nyo lang, highlight nyo lang to. Tapos, control V. Paste na ba? Ayan, yan na din yun. So, finally, may iba na yung graph na ito. Tapos, ganun din gawin nyo. Tingnan nyo kung same yung equation dito sa equation na in-input nyo dyan. Pag hindi, ganun lang ulit gawin nyo. Delete, tapos pindutin nyo itong ano, trend line. Right-click nyo yan. Add trend line. MM. So, ganun yung pag-forecast ng projection. So, ayan. Pwede nyo na i-copy-paste. Yun na yun. Ganun lang kadali. So, mahirap lang yung pag-arap ng data ng bansa. Kasi from 2005 siya to, hindi pa yung okay?